Hindi ako yung tipo na may bilib sa sarili. Akong bahala sa'yo. Sagot kita. Hindi ako, sabi ko sa'yo, hindi ako tulad ni Tambaluslos na Pinoy. Ayun. Ito, tuloy na natin ha, tuloy. Ito ba? Ito naman ang issue pagkatungkol ho dito sa ano. Riot. Naku po, riot. Pinaiimbestigahan na ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang nangyaring riot sa Nubilibet Prison kung saan isa ang patay habang siya maang sugatan. Nadiskubring bangkay sa septic tank ng Bilibid, pinasisirip na rin ang kongresista. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Bigyo mo. Sa video na ibinigay ni Party List Representative Erwin Tulfo, maririnig ang sigawan ng mga PDL sa Quadrant 3 na maximum compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Maya-maya, mga putok ng baril ang maririnig. Madilim ang paligid kaya hindi maaninag ang nagpapaputok. Nang mapanood at marinig ni Tulfo ang video, hinala niya ay hindi lang isang armas ang ginamit ng namamaril at mukhang high-powered firearms ito. Tila wala pa rin pong katapusan yung mga illegal na nangyayari dyan sa loob ng bilis. Actually, alam nyo, meron ako nakita isang balita. I think it's SMNI. I hope I'm correct. SMNI yun. Tapos pinahiningi nila yung expert sa baril kung ano yung tunog. Alam nyo kung ano yung baril? M60 daw yung baril. Actually, hindi ko alam yun eh. Hindi naman po ako mahilig sa mga mahabang baril. Ang alam ko lang, dalawa lang alam kong baril, 9mm tsaka 45. Si Mikim, pero hindi na-approach yung hand gesture ni Robin pa rin sa paggawin ng lupain niya. Wala pa ho tayo sa topic na yan, Madam Chimichi. Maya-maya, unya-unya, Madam, ha? So ayan po, so tila wala pa rin po katapusan yung mga illegal na nangyari sa loob. Tama po, kaya nga ito yung nakakapagtaka eh. Diba? Ang daming, actually, tumigil na yan. Tumigil na nung panahon ni Bantagyan eh. Kaya nga siya pinagtulungan dyan eh. Alam nyo, nung huling kausap ko siya, before pa lumabas yung search warrant niya ha, noong huling-huling kausap ko siya doon sa Baguio sa interview, off the record, ang dami niya sinasabi. Alam mo ba, ganito ang ano nun, tinanggal ko lahat to. Kasi pag nagsalita yun, parang ano eh. Tapos, alam mo ngayon, nako po, lahat bumalik na. Yung ganito, as in ganun, sabi ko, totoo kaya sinasabi nito? O baka naman sinasabi lang niya yun para kasi, alam mo yun, baka lang sinasabi niya yun. Diba? Alam natin ganun eh, diba? Pero alam mo, dahil dito, sabi ko, tama siya. Bumalik na talaga. Isa yun sa mga nabanggit niya, M16 eh, diba? Yung bumalik na yung mga malalaking ano daw, yung mga malalaking bakal, yung mga high-powered, bumalik na daw. Noong una, ayoko maniwala kasi, ano yun, binalik ni Katapang? Binitbit niya. Di ba? Hindi, pero siya, hindi naman sa pinagdududaan ko si Bantag ha. Pero ang punto ko lang, alam mo naman ako eh, I'm always critical even if yung kausap ko, eh gusto ko. Kahit kausap ko si Yorme, kausap si Bantag, nagiging critical pa rin. Yung utak ko kasi medyo ano eh. May ano ito, merong basta parang ting. Alam ko kagad kung medyo tinitingnan ko. Kaya nung inaalam ko yun, sabi ko, totoo kaya ito na nagbalikan na yung mga baril? Paano nangyari yun? So hinayaan lang ni Katapang? Alam mo, nung napanood ko ito, nung may nagsabing M16, para tuloy, sabi ko, tama yung sinabi ni Bantag ha. Mukhang nagbalikan na talaga. At ano yung pinalusot talaga? Hindi kasi, ala naman, binitbit lang yung baril na ano yan, di ba? Parang inilagay sa basurahan, tapos ipinasok doon. Ibig sabihin, imposibleng hindi makita yung M16. Imposible ho, na walang basbas. Ewan ko kung sinong bumasbas dyan. Sinong damon yung bumasbas. Bibit, pag mga baril nakakapasok pa rin, parang tulad pa rin nun dati. Maayos na ang lagay ng 6 na presong na baril. Inilipat naman ng ospital ang iba pa. Una nang sinabi ng Bureau of Correction na away lang ng 2 PD. John Nelas, boss, happy birthday. Ay, salamat po. Thank you. Kamukha mo pala si Ja... Huwag ganun. Ang bastos niya yung Janicin pala yan. Ano pala yan eh? Orange Star pala yan eh. Kayo talaga, ha? Hindi yan ang nangyari.
at isang kalibre 45 baril ang ginamit sa pamamaril. Tinutukoy pa ng Bucor kung sino sa mga PDL ang namaril sa kanilang mga kakosa. Personal na alitan at siksikan sa loob ng kwartang 3 ang nakikitang dahilan ng away. Ganito po kasi dito sa sobra pong sikip ng ating mga fasilidad pag nagkadikitan. Di talaga ako makapaniwala. Deputy ito. Deputy ito. Ito ang second highest sa loob ng sa Bucor. Ang sagot niya, ganito kasi talaga dito eh. Pag nagkasikipan, wala. Talagang magyayarihan yung mga yun. Nga tayo magawa. Ganun na talaga eh. Grabe oh. Yan ang the best of the best ng bansang Pilipinas. The best of the best. Ayun ako. Facilidad. Pag nagkadikitan lang po kahit naman tayo. Wow ah. Pag nagkadikitan kahit naman po tayo eh. Wala naman siguro magbabarilan dito ng M16 porque nagkadikitan lang. Dahilan ni Madam oh. Tignan mo ha, dahilan niya. Kaya daw nagkabarilan lang nagkadikitan, no? Pa kahit naman tayo pag nagkadikitan eh. Ganun kaya siya pag nakadikit ng ibang tao, bumubunot na. Fasilidad. Pag nagkadikitan lang po kahit naman tayo. Pag nagkaasaran, dikitan. Yan po ang mangyayari. Grabe. Katapang! Hoy! Humarap ka nga! Delikado itong ano mo? Mapapahiya ka dito! Ipapahama ka nito, sir! Kayo ang sumagot! Sa LRT at MRT, madalas nagkakadikita, no? Meron ba nagbabari lang ng M16 doon? Birang buhay ano. Pagka nagkadikita, kaya naman tayo eh. Pagka nagkadikita, gayon naman tayo. Oh, magkadikita, pare. Tagay pa, pre. Tagay. Tagay, pre. Yan yung hudas, sabi ni Bantag. Yan ang sabi ni Bantag. Hindi ko alam kung mukhang... Hindi ko alam kung ito yung tinutukoy niya hudas ha, pero sabi ni Bantag, ito daw yun. Hindi ko alam. Ha? Grabe naman to si Kuos Family. O, deputy? Mukhang kusinera. Grabe ka naman, Kuos Family. Wag ganyan. Paano po kaya pagka nagkatininginan? O, paano pa isipin mo kung nagkatulakan? Baka nagbombahan na ng mga tanki yun. Kasi nagkadikitan pa lang, M16 na ginamit eh. Nadikit. Ay! Nagkadikitan lang yun ha. Eh paano kung nagkatulakan? Baka tangke yun. Sound effect pa animal ano. Hindi, baka ganun. Hindi kaya. Baka pag nagkatulakan na yun. Grabe, no? Alam mo, DJ Katapang, mabuti pang ikaw na lang humarap. Ikaw magpaliwanag ng nangyayaring kabalastugan dyan. Yari tayo dito eh, kay Aling. Ano eh, Aling Cora yan. Ang nagbebenta ng tinapasab... Ay, grabe naman. Huwag ganun. Huwag kayo. Alam mo, sama na ugali nyo. That's ad hominem. Huwag yung i-ad hominem. Hindi naman porket... Sabi kasi ni EA Random, oo nga, si Aling Cora yan, nagbebenta ng tinapa sa Bulacan. Huwag ganun, huwag kayo masama ugali. Bukod sa insidente ng pamamaril sa Bucor, tututukan din ni Congressman Tulfo ang resulta ng investigasyon ng nawawalang PDL na sinasabing ibinaon sa septic tank ng kapwa PDL sa loob ng maximum compound. Tila naglaban bawi daw ngayon ang Bucor matapos sabihin kahapon na natagpuan na sa septic tank ang labi na nawawalang PDL na si Michael Angelo Cataroja, pero naniniwala si Justice Secretary Boying Remulla na nakitang katawan na walang ulo sa septic tank ay si Cataroja.
Pinag-uusapan namin lagi ng Bucor yan. And there was already talk about mass graves. Alam mo, hinala ako dito. Sige, bantag na naman may kasalanan ito sa dulo. Sigurado ako. Sa dulo, may kasalanan ito si Bantag. Pustahan tayo, oh. Sino makikipagpustahan sa akin? Ah. Sige na, pustahan tayo. Kahit hindi ako mahilig sa sugal. Pustahan tayo, 5,000. Oh. Ang ending nito, may kasalanan si Bantag, oh. Pustahan, oh. Sigurado ako yan. Hindi nila tatanggapin yan, nakasalanan nila yan. Sasabihin nila yan, si Bantag yan. Inside the maximum security compound. And apparently, that there are 2 or 3 septic tanks inside that area. Nakilala raw ang bangkay ng mga kapwa PDL at mga aso ng K-9 na ginamit ng Bucor. Kahit nakapikit, kilala nila yan. Sa amoy pa lang, alam na nila na yun yun eh. Ayun, kilala nung aso. Sabi niya si... Sabihin si Bantag daw. Ang nagtapon. Antag! Bantag! 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 Naggagaguhan tayo sa Pilipinas. Dumiretso yung aso nung nakuha yung damit. Wala ano eh. Doon na lead kagad eh. Hindi rin nagtagal eh. Nagpapatulong na ang DOJ sa mga forensic expert. Gawin yung witness, sabi ni Drogon, yung aso. The best of the best talaga tayo. Para masuri ang butong nakuha sa septic tank. Bukas, makikipagpulong si Remulla kay Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. Binawi na rin ng Bucor ang red alert status sa NBP, pero bawal pa rin ang mga dalaw. Nagpapalita mula sa frontline, Gary De Leon. Ay, grabe. Ngayon, bawal na magpasok ngayon sa loob ng ano. Yan ang balita ngayon eh. Pinatitigil muna ang pagpasok ng mga bagong preso. Sana ipatigil din yung mga ano, yung mga concert. The next performance will start momentarily.